Uy! Miyerkules de Abo na po, Ash Wednesday. Ibig sabihin, simula na ng panahon ng Kwaresma. Magandang araw po, magkapit pandasal muna tayo. Ito po si Father Nono. Kwaresma na nga po, at sa kanyang mensahe sa pagsisimula ng panahon ito, ani Pope Francis, magtanim tayo. Opo, magtanim daw po. Anong itatanim? Kabutihan. Halaw sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galatia ang pabaon sa atin ni Pope Francis ngayon. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ani Pope Francis, ang Kwaresma ay panahon ng pagtatanim. Nagtatanim ang Diyos ng kanyang banal na salita sa atin. At harinawa, ito ay tumutubo sa ating mga kaluluwa. Tayo naman ay hinihimok na magtanim ng kabutihan. Madalas daw, pag Kwaresma, sobrang nakatuon tayo sa pagdarasal, prayer, pag-aayuno or fasting, at nakakalimutan yung pagkakawang gawa o charity. Yun daw po ay mahalaga, maliit man o malaki. Magtanim tayo ng butil ng kabutihan. Minsan daw kasi nagdududa tayo. Meron nga bang kinahihinatnan o kahantungan itong mga maliliit na ginagawa kong kabutihan? Ani Santo Papa, oo naman. Una, sa'yo mismo may tumutubo dahil ikaw mismo ay binabago ng ginagawa mo. Ikalawa, di mo man masukat, pero bawat kabutihan ay may dulot na pagbabago at ginhawa sa kapwang natutulungan. Ikatlo, sa huli, ang mga gawain ng kabutihang pinunla mo sa daigdig, magbibigay sa iyo ng masaganang ani sa langit. Kaya ngayong Kwaresma, panyaya po ni Pope Francis, tayo nang magtanim ng mga butil ng kabutihan at kawang gawa. Amen.